ang original mulak and Semada. Ay, hindi po ganyan. What? Hindi po ganyan na pag-open. Started 30 years ago. Ayan, paano pag-open? Marami nagkakamali kasi sa pag-open ng Semada. Laging hindi siya binubuksan sa ilalim. Samba. Sumasabog. Paano dapat? Napakadali pong buksan. May una. Ay, ako! Hello, Mr. Hello, Nino. How are you? Hello, forever child star, the yes, one po. And only Nino Mulak. Hello po. Pag tinatawag kang forever child star, okay lang yun? Okay naman po. Okay na sa'yo. Welcome po sa aming bake shop, Mulak Bakery. I know, come in. Yes. Wow, come in. So itong Mulak Bakery na to, yes po. Medyo busy today, ah. Yes po. Gano'ng katagal na ang bakery na to? 30 years. 30 yes. years. We celebrated our 30th anniversary this year po. At ito ba ang first branch? Yes po. This okay. is the original branch. Itong original branch, this is in Quezon City. Yes po. Dahil aminin natin, ang buong building ay building nila. At ang building na ito, paano to nakuha ang building na ito? Sa pag-aartista ko po. Sa pag-aartista. Yes po. So it means talagang... yung tatay mo nag-invest. Masino po ang daddy ko. O masino? Kaya talaga nga negosyante po. Ang Mulak Bakery nag-start na ano yung produkto? Ensaymada po. Cheese and Ensaymada. Yes, regular Ensaymada, cheese and Ensaymada. Ito ang original Mulak Ensaymada. Ay, hindi po ganyan. What? Hindi po ganyan pag-open. Started 30 years ago. Paano pag-open? Marami nagkakamali kasi sa pag-open ng Ensaymada. Laging hindi siya binubuksan sa ilalim. Samba. Sumasabog. Paano dapat? Napakadali pong buksan. All you have to do is do this. Hindi ko alam yan. Yan po. Oh, wow. Guys, tignan nyo naman, sobrang kapal nung keso sa taas. Ibang level. Kaninong recipe ang ensaymada na to? Lola ko po. Okay. Oh my gosh. It's really good. Thank you po. It's like 2,000 calories. Yes po, yes po. Oh my God. Pero meron ba pa kami sugar-free? Meron. Yes po. Alam mo, meron akong gusto tikman. Honestly, yung salted egg. Okay yung salted egg, may sipa siya. Yeah. Oo. Mm. Pero ang pinakamalakas naming mga flavors talaga is ube. Oo. Yan, salted egg and makapuno. Nino, almost 50 years in the industry. Nagsimula ka bilang child actor at 2 years old. 2.5 years old. Unang-una, anong pakiramdam mo na 50 taon na nasa industriya ka? Hindi pa naman po. Next year pa naman po. Pero still. Yes, yes. Siguro, I think it's something to be proud of because not everyone can say that they've been in showbiz for 50 years. Sikat ka, pero anong nawala sa'yo bilang child star? Yung normal na paglaki ng bata, yung pakikipagdaro sa mga kaibigan, yung mga ano. Mm-hmm. Ang kalaro ko po palagi, yung mga crew, yung mga co-artists ko. Ganun. Wala kang na-miss sa pagiging bata? Siguro meron po, pero meron din po akong na-experience na hindi naman na-experience ng mga normal na bata. Oo. Yeah. And you didn't... That's give and take. Give and take, yeah. Oo. Did you have to fight your own battles? Oh, naman po. Siyempre po, lahat naman po ng... Not, I think, hindi lang naman child stars, kahit naman yung mga adult stars. But it's different for a child. What was the hardest part of your transition? Ako napapasalamat lang po talaga ako kasi my dad was always there for me. At saka inayos po niya yung buhay ko eh. Hindi. Paano? Nag-building po ako. Ako po yata yung unang artista na nagkaroon ng building. Di ba? Ito yun. Before we did it, I mean, at that age ah. Tapos may lahat po ng pelikula ko po, kami nag-produce, so lahat ng kinikita noon, may royalty po ako. At saka hindi na waldas? Yes po, hindi na waldas. Siya po yung nag-start ng trust fund para sa mga bata. Ilan na ang branches ng Mulak ngayon? We have 60 outlets. And they're all company-owned, walang franchise. Meron naman po, hindi franchise but dealerships. Kasi when you franchise, automatically you also give them the right to produce. Totoo franchise, mo. Doon naluluto eh. Sila naluluto. So ito kami, dealership. Kami yung gumagawa, sila lang nagdi-deal. Okay, at sa isang araw, ilang kahon? Tingnan nyo naman po ang dami oh. ng flavors at kahon. Ilang kahon ang nabebenta? Pag regular season po, pag hindi Christmas, yun, siguro mga 2,000 boxes a day. A day? Yes, it's doing well, lalo na Pasko. Yes po. Lalo pag Christmas, siguro we hit
5,000 to 6,000 bucks. Wow! What else have you made? Well, we have other bread products, you know. But these are just for support. Dahil minsan naghahanap ng ibang mga bread products yung mga customers. Pero our main products pa rin talaga ang ensaymada po. Oo, ang ensaymada. Yes, ano ang natutunan mo sa negosyo? Unang-una, mas mahirap ba ang negosyo kaysa showbiz? Siyempre po. Of course, kwento mo, oo. This is an everyday commitment. Eh. Bakit ang ibang negosyo, they fail, yung iba nagtatagumpay? Anong learnings mo? Well, siyempre, dapat po mas malaki yung pumapasok kaysa sa lumalabas. Oo. Tsaka siyempre po yung produkto mo, dapat talagang... Masarap. Masarap. Dapat hands-on ba talaga? Ay, talaga naman hands-on talaga. My dad is there, my sister, yung aming CEO, yeah. is there talaga to really take care of the business. Oo. Kaya ako naman, I've been helping out sa marketing side, yes. You know. And then my son also. Well, we started out with 32,000 pesos sa capital investment. Only? Yes po. Ang puhunan nyo, 32,000 lang? Yes, 1993. Ang galing tapos naman. Tapos on the first year of operation, nakapili na po ng lahat ng mga pag-deliver na trucks, mga makina na ginagamit. Yun, lahat po on the first year of operation, nakabawi na po. Palagay mo, bakit nag-click yung lasa? Nagkaroon pa ng niche sa market natin, yung pulang box na gano'n na pinagpapasalubong. Oo. So naging brand shop talaga, yes, na. Po. Pasalubong na ensaymada. Yes. They always look for yung mulak ensaymada. Ang galing! May puhunan! Kaya mo! May puhunan! Kaya mo!